Napahagulhol na lang ang lalaking ito ng arestuhin sa entrapment operation ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Ozamiz City dahil sa sumbong ng kanyang dating kasintahan. Pinakalat umano ng suspect sa kanilang mga kakilala ang kanilang mga pribadong video na kinunan ng hindi alam ng biktima. Nung makipaghiwalay na yung babae, ayaw nung lalaki. Ang ginawa niya ay pinadala niya sa mga kakilala niya. And then, pinadala niya din ito dun sa babae. At tinakot niya, pag hindi sila magpagbalikan, kakalat niya yung sexual videos nilang dalawa. Naharap ang suspect sa patong-patong na reklamo kabilang na ang paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, kabilang ang sextortion sa mga tumataas na kaso ng cybercrime. Mula sa naitalang 56 na kaso ng sextortion noong 2021, tumaas ito sa 121 noong 2023. Nitong Enero lang, 19 na kaso agad ng sextortion ang naitala. Itong mga sensitive information, hanggat maaari ay huwag natin siyang gawin at huwag natin gawing panakot sa ating mga kababayan dahil may mga existing laws that will punish those who are responsible in spreading or in illegally recording or illegally accessing our gadgets. Bukod sa sextortion, tumaas din ang bilang ng mga nabibiktima sa love scam. Sa tala ng PNP Anti-Cybercrime Group mula sa naitalang 94 cases noong 2022, pumalo sa 168 cases ang nabiktima ng love scam noong 2023. 2 kaso na ang naitala nitong Enero. Babala ng PNP-ACG, hindi na lang mga babae ang madalas na bibiktima ng love scam. Pati mga lalaki target na rin dahil nag-iba na pati ang modus ng mga salarin. Pinag-iingat din ng Department of Information and Communications Technology ang publiko sa mga nakikilala online para hindi mabiktima ng love scam. Anila, karaniwan sa mga salarin ay nagpapanggap na dayuhan at gumagamit ng fake account para ligawan at pinapangakuan ang biktima. I call it an attack on human emotion. No? If it's too good to be true, mukhang mayaman, mukhang gwapo, or mukhang maganda, mag-research din tayo tungkol sa taong kinikilala at pinipred natin. Sa mga nais mag-report o sakali mang mabiktima ng anumang cybercrime, tumawag lang sa CICC hotline number 1326 o i-report sa hotlines at sa social media accounts ng PNP. Raya Kapulong, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.